So ngayon, ang malungkot kasi dito mga kababayan, meron na pong apat na senador. Di ba? Meron na pong apat na senador na hindi pabor para ipahuli at bagsakan nga po ng contempt itong si Kibuloy. So ito na nga po si Cynthia Villar, di ba? Apat na sila, si Cynthia Villar, si Aimee Marcos, si Robin Padilla, tsaka si Bongo. So ang tanong ngayon natin dito, sino-sino pa yung mga boboto? Kasi ang kailangan nilang boto is, I think, walo. Walo. So ngayon, ang ginagawa ngayon ni Aimee Marcos at saka ni Robin Padilla, kinakausap nila yung mga ibang senador para pigilin yung contempt kay Kibuloy. So kanina, medyo nakakainis to kasi ito yung sinabi ni Super Tae. Okay, sige, panoorin natin to ha. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi, napipirma kami para pa-atras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama. At sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, ano? Sino pa kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako. Pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para mag-draw yung consent order. Pero mula sa paltarakan, tutul ako sa pag-i-issue ng Sabrina. Ano mo bang sabihin, since kailangan nyo ni Sen. Robin ng 8 signatures, you will ask your other colleagues sa committee? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in-aid legislation talaga ang mangyayari. Makukuhan niyo. Sabi ko sa inyo, tanga to eh. So mga kababayan, alam naman po natin yung nangyari po ano, sa kaso mismo, ha, sa kaso ni Kibuloy. So una, ang nangyari po sa kaso ni Kibuloy, binasura po yan noong 2020 noong panahon ni Digong kasi nga po na-file ito sa Davao. And then, ni-review po ngayon ng DOJ mismo at ngayon po, ni-reopen po yung kaso. So ngayon, kung ang gusto ni Aimee Marcos na sabihin niya na kailangan pang dumaan sa korte, eh ito na nga, dumadaan na nga sa korte eh. Diba? At nagsalita na po yung DOJ na meron talagang probable cause. At ito po ay i-reopen ulit. So yung kaso sa Davao, ililipat po sa Pasig City. So yung sinasabi ni Aimee Marcos na meron nang dapat dumaan sa korte, dumaan na nga po sa korte eh. Dumaan na nga po sa DOJ eh. So anong sinasabi nito? Honestly, nakakainis mga kababayan eh. Yung reasoning na pantanga eh. Nakita niyo mga kababayan, di ba? Sabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, di ba? Bubuksan namin yung kaso. Kasi mahirap naman talaga, sabi ni ano to, ni Boying Rimulya to ha, mahirap naman talaga na mag-file ng kaso sa lugar na ma-impluwensya yung sasampahan mo ng kaso. At sanabi rin po ni Boying Rimulya na meron talagang ebidensya, meron talagang malakas na ebidensya para ituloy yung kaso. So kaya nga, merong effort na ilipat yung kaso from Davao City to Pasig City. So ayun, dapat. Kay Kibuloy, masyado kang concerned, pero puta bata, wala kang pakialam na inabuso ni Kibuloy. Ay, putragis na. Nakakainis mga kababayan. Kung magsalita, akala mo, hindi babae. Hindi, pasensya na. No? Medyo nainis lang talaga ako sa reasoning ni ano eh. Ni Babaline. Iboboto niyo pa ba to? Diyos ko. Ay, nako. So, hinga nga ako, hinga. Sorry, pasensya na. Medyo nakakainis lang talaga eh. Wag nang iboto to, 2025 re-electionist to. Oh. So ngayon, ang malinaw ngayon dito, kung sakali man na hindi mabigyan ng contempt itong si Kibuloy sa Senate, meron pa naman tayong Congress. So meron pang subpoena at kapag hindi matin si Kibuloy sa subpoena sa Congress, yun, doon sigurado tayo doon.
baka makakakuha po ng two-third na boto yung Congress para ipa-contempt si Kibuloy. Ito, wala talagang kwenta to. Paano ko nasabing walang kwenta to? Tingnan ninyo ha. So, ito yung pinaka-ano eh. Ito yung pinaka-kumpletong listahan. Kasi pinakita kong listahan sa inyo, hindi pala updated yun. So, ito yung kumpletong listahan. Ayan. So, ito ay 2023. Okay. Diyos ko. So, ito ha. Ito yung kailangan nila ng 8. So, kasi bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 sila, no? So, 13 sila. Ang kailangan nila, 8. 8 kailangan nila. 8 boto ang kailangan nila para hindi ipa-contempt si Kibuloy. So, dito natin makikita yung political will ng mga senador. Okay. So, unang-una sa listahan, syempre, si Rizon Teveros. Siya yung ano nito eh. Siya yung pinaka-head nito eh. Okay? So, di na nakalista si Rizon Teveros pala dito, no? So, bali pala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bali 14 pala sila. 14 sila kasama si Rizon Teveros. Kasi siya naman yung chairman. So, dito, unang-unang nakalagay sa pangalan, si Binay. Si Nancy Binay. Okay? Si Bongo na pumirma na. Si Pia Cayetano. Si JB Ejercito. And then, si Amy Marcos, si Robin Padilla, si Grace po, si Rapi Tulpo, si Cynthia Villar bumoto na, at saka si Mark Villar bumoto na rin. Si Lauren Legarda, si Joel Villanueva, at saka si Coco Pimentel. So ito, and then isama mo pa si Rizon Teveros. So ibig sabihin nun, 14 sila. Kasi yung pinakita kong listahan sa inyo, 11 lang. So ito, 14 sila. So ito yung kompleto. So ngayon mga kababayan, ako naniniwala ako dito na dito po sa 13 na yan, dyan sa 13 na yan, kung meron man maninindigan dyan, sa tingin ko meron isa, dalawa. Ewan ko lang kung sino, pero mukhang meron pa rin akong faith sa ibang senador dito. Pero ang punto dito kasi mga kababayan, kahit sabihin na nga po natin na merong isa o dalawa na pumabor para bigyan nga po ng sampina at ipa-contempt itong si Kibuloy, baliwala lang din po yun. Hindi, 24 yung senador. Okay. Ito lang, explain ko lang. 24 yung senador sa Pilipinas, 24 sila. Pero yung boboto lang po kasi yung committee. Yan, nakalimutan ko lang sabihin. Kasi nga po ito, buti na lang na nakita ko yan. Kasi nga po ito, nakalagay ito dito, no? Sa Section 18. Ito, Rule of the Senate. So, sa Section 18 po, contempt, di ba? The chairman with the concurrence at least one member of the committee. So, ibig sabihin nun, hindi kailangan na bumoto ng 24 ang senador. Ang kailangan lang na bumoto para magkaroon po ng contempt is yung committee lang mismo. So, dapat po, merong at least one na magpupush para ipa-contempt si Kibuloy dun po sa loob ng committee. So, ayun na nga po si Rizon Teveros. Si Rizon Teveros na nga po yung nag-push para ipa-contempt si Kibuloy. So, pasado na to, di ba? The chairman with the concurrence at least one, di ba? Member of the committee. In such a case, the committee by a majority vote of the members present there being a quorum. So, dito mga kababayan, dito lang talaga ako nagtataka mga kay-streetwise. Kasi, dapat po, ang boboto dapat is yung mga umaattend lang po ng quorum. 'Di ba? Ewan ko lang baka kasi meron kasing catch dito eh. 'Di ba nakita naman natin nung nakakaroon ng hearing kay Kibuloy, si Rizon Teveros lang talaga yung nandoon. So ngayon ang gagawin ngayon ng mga boboto kay Kibuloy, sila mismo gagawa ng quorum at sasabihin nila ito parte ito ng quorum regarding nga po doon sa kaso ni Kibuloy. So pwede nilang gawin na ganun 'yon. Oh. So ngayon, ang sabi ngayon dito, di ba? Shall determine whether the right has been properly invoked. If the committee decide otherwise, it shall resume its investigation. Okay? Okay. And the question or questions previously refused to be answered shall be repeated to the witness. Diba? So, kailangan talaga pumunta ni Kibuloy kasi nga po, maghaharap po yung witness at saka si Kibuloy. Ayaw nyo bang makita yon?
ayaw ba, dapat ito yung iniisip ngayon ng mga senador eh. Dapat malaman nila para makapaghusga sila na pagharapin si Kibuloy at saka yung mga witness. Ayun yung pinaka-importante dito. Magharap yung witness tsaka si Kibuloy at doon sila mag-decide. Ay, walang yan, no? So ngayon, pero baliwala yun sa mga senador. Ayaw nila makita yun na magharap yung witness tsaka si Kibuloy. Ayaw nila yun. Oh. And then, so yung mga question dati na hindi nasagot, pwedeng itanong ulit para sagutin ni Kibuloy. Okay? Shall be repeated to the witness. O pati rin pala yung mga tanong nung nakaraang hearing, kapag humarap si Kibuloy, itatanong ulit yun. Okay? In the latter continues to refuse to answer the question, the committee may punish him for contempt contumacious conduct. So ito talaga mangyayari nun. Kasi pag hindi na naman sumagot si Kibuloy, so contempt na naman ulit. Parang ganun sinasabi dito. So, yung Diyos ko, nakakainit ng ulo to. Kasi ito lang, no, para malino kasi mga kababayan, hindi naman po kasi natin sinasabi na si Kibuloy po ay guilty kaagad. Hindi. Diba? Kasi sa mata ngayon ng mga tao, ang simpatya po ngayon ay nasa sa mga witness, sa mga biktima di umano. Kasi hindi po nagsasalita si Kibuloy. Pero, kunwari, si Kibuloy pumunta sa Senate and then doon niya napatunayan na yan, si alias Rene. Kaya nagsalita yan ngayon, binayaran yan. Patunayan niya yan doon. Ito, hindi ko naman member to, hindi ko kilala to, at napatunayan na hindi member. O, so disregard na naman yon. So, kapag ganun yung nangyari, so ibig sabihin nun, o, so, sa mata ng public opinion, walang kasalanan si Kibuloy. Yun nga lang, di mangyayari yun. O, so ngayon, dito po sa mga boboto po, para ipakontempt si Kibuloy, ang gusto ko talagang malaman dito si Rapi Tulpo. Si Rapi Tulpo ang gusto ko malaman kung anong boboto niya dito. Pwede siyang bumoto ng yes or no or abstain. Pwede yon. Abstain. Abstain para play safe siya. Pwede niya sabihin, wala naman ako nung hearing eh. Hindi ko natanong eh. O at least, iwas po soy. Kasi dito mga kababayan, no, kung napanood nyo nga po yung content natin nung nakaraan, itong mga tao na to, itong mga senador na yan, karamihan po dyan may utang na loob kay Kibuloy. Si Nancy Binay po is in-endorso ni Kibuloy noong 2013. So utang na loob yun. Diba? 3 milyong boto yun yung binigay ni Kibuloy sa kanya. Si Bongo may utang na loob yan kasi nga taga Davao. Si Pia Cayetano, wala akong nakita na in-endorse ni Kibuloy. Wala akong nakita. So si Pia Cayetano pumupunta tuwing merong gathering si Kibuloy na political, pumupunta si Pia Cayetano pero yung endorsement, wala akong nakita. Si JBRC to, in-endorse din po ni Kibuloy yan noong 2013 din. Si Aimee Marcos, 2019, in-endorse ni Kibuloy. Si Padilla, di ba? Tanga yan, di ba? Siyempre. Si Grace po, in-endorse din po ni Kibuloy yan. Si Rapi Tulpo, hindi. Wala, kasi tumakbo si Rapi Tulpo 2022. At ang in-endorse po ni Kibuloy noong 2022 ay yung Uniteam. Yung senador po ng Uniteam. So, wala si Rapi Tulpo doon. So, pagdating sa utang na loob, walang utang na loob si Rapi Tulpo kay Kibuloy. So ayan po, medyo interesting para sa akin kung ano yung iboboto ni Rapi Tulpo. Puta naman eh. Hindi na nga kita pinapansin, nag-comment ka pa ng bad words. Huwag ka magsasalita ng bad words naman. Diyos ko naman. Bobo yan eh. Bobo yung hayop na yan eh. And then si Grace po, in-endorso din si Cynthia Villar. Diba si Cynthia Villar, in-endorso din po ni Kibuloy yan. 2013. 'Di ba? 2019 din ata inendorso din. Si Villar na Mark Villar inendorso din po ni Kibuloy yan 2022. Oh. So Ligarda inendorso din, Joel Villanueva. Hindi ko siya na research, no. Si Coco Pimentel, syempre, Maka Duterte yan, ayun din 'yun. Maka Duterte si Pimentel, 'di ba? So talagang ano yan, talagang what they call this? Tang na mo banat boy lang yaka. Tapos si Pimentel, alam naman po nating DDS 'yan. So syempre, kakampihan kay Kibuloy. O yan, so abangan natin 'to. Actually kasi mga kababayan, meron pong 7 araw. So malalaman po natin
yung resulta po ng pagboboto na yan next week. Next week. So abangan natin yan. Di ba? Sino nagmumula dito? Ako. Tangin na kasi. No? Nag-comment ka PL. Hindi na pamura tuloy ako. Huwag kukomment ng ganyan, di ba? Yon. So thank you po mga kababayan. Mixing content lang po ito. No? So dyan po sa 876 po na nanonood. Paki-comment na lang din po. Tsaka paki-like na lang din po ng video na to. And then dyan po sa team replays, ano masabi nyo nga po dito sa 14 na boboto po para ano, para ipa-contempt si Kibuloy. Yon, so paki-comment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat po. No? Thank you po.